bansang pamunuan ng DSWD. No, sa mga miyembro ng exit room, narito sila, tumayo po tayo mga USEC, ASEC ng ating kababayan. Sa miyembro ng management committee, ang mga direktor ng mga opisina at bureaus ng ating kagawaran, pwede kong tumayo. Sa mga regional directors na naririto ngayon, all the way from the general way. Regional directors at mga kapani sa field offices na nagla-live streaming ngayon. Mamaya hindi ako ng report kung sino ang pinaka-best dress sa mga miyembro ng Mexico. Sa mga kapani ang staff ng DSWD Central Office, naririto ko sila. Naripo ko dahil natapos ng mga kanilang conference ang mga regional executive assistants, mga riyal, at ang aming mga regional information officer. Tumayo tayo! Narito din ang mga tinatawag ng ating tax agencies. Ang pwede kong tumayo, ang narito ngayon ay ang Council for the Welfare of Children. Hindi ka lang kung narito ang ating ICA, JKCWC at ang ating NCDA. Siyempre sa ating mga panuhin sa media at sa mga mayang Pilipino. Mayong bunta, isang maalap at mapagkalayang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo ngayong umaga. Isang karamalan para sa akin ang umarap sa inyong lahat at magbigay ang tungkol sa mga pagtagumpayan ng gawain ng ating katawaran nitong nakaraang taon. Ito ang tulad ng DSWD sa bayan. At kung makita yung ating tarpaulin, wala ko kaming mga mukha dyan. Ang mga opisyal na mga mukha ko ng tarpaulin natin ay mga mukha ng ating mga mamayan at mga mukha ng ating kawali. Katulad yung sinasabi ni President Duterte, paglilingkod sa bayan ay isa sa mga mukha ng mga opisyal ang binibigyan natin ng kahalagahan sa anumang servisyo ang binibigay natin sa mamayan. Ito ang ulat ng DSWD sa bayan at nilalaman ito ang nalagawa ng buong kagawaran mula Hulyo 1, 2016 hanggang dulo ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Binigyan natin ang kopya ng ulat na ito sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong panahon inihanda niya kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA itong nakaraang Hulyo 24. Ngayong araw, sa mamayang Pilipino na natin ito pinakpag. Sa ating naitik na pagpatupad ng mga prinsipyo ng transparency at accountability, sinasabi ko natin ang mga laman ng ulat na ito. Ngunit higit pa sa mga dahilan ito, ating ibinibigay sa taong bayan ng ulat dahil sa tatlong rason. Una, nais naming mapalatag ang loob ng mamamayan ng publiko na ginagamit ng DSWD ang pundong pinagkatiwala sa kanya ng taong bayan para sa paglilingkod sa mahihirap at mga nangangailangan. Ikalawa, nais natin bigyan ng pagkilala ang lahat ng kawangin ng DSWD sa walang sawa at pagod na paglilingkod nila itong buong taon. Ang lakas at kaluluwa ng DSWD ay nasa inyo, mga kawangin at nagagawa ninyong maglilingkod sa bayan dahil na rin sa pagmamahal at nalasakit sa ating mga kababayan at sa gawain. Ikatlo, pagkilala din ito sa mga naikatwang sa labas ng DSWD.
ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga civil society organizations, mga bilateral at multilateral agencies at iba pang partners ng ating kagawaran. Ang nakaraang taon ay naging serye ng mga makabuluhang aral at karanasan para sa akin. Minsan paunti-unti, minsan naman ay mabilisan natin na alam ang latag ng mga gawain sa DSWD. Siniyasat natin ang mga programa at serbisyo at pinagsikapan ang gawa ng paraan na mapaundat at mapahusay ang pagbibigay natin ng tulong sa mga nangangailangan patay na rin sa instruksyon ng ating Presidente na huwag patagalin, huwag pahirapan ang mamamayan na makapag-access ng tulong. Ginagawa natin ito habang inaasikaso rin natin ang mga maraming backlog na namana natin. Sinikap din ang ating mga opisyales sa alamin at sarhan ang mga butas sa implementasyon ng mga programa kung saan nagkaroon ng buwang katiwalian. Tuloy-tuloy natin ginagawa ito. Naglabas ang DSWD ng serye ng mga ulat na magsisiyasat
na nagpapaliwanag kung saan napunta ang mga donasyon at pondo ng gobyerno para sa kalamidad. Bilang pagsunod sa tagubilin ng Pangulo, pinagbibilis ng kagawaran ang implementasyon ng Presidential Financial Assistance. Nagsagawa ang kagawaran ng Persons with Disabilities Summit upang talakayin ang mga pangangailangan ng sektor at upang suportahan ang mga member nito sa kanila advocacy ng ipatupad ang karagdagang beneficyo. Bumuno na po ang summit, nilagdaan ang implementing rules and regulations of Republic Act 10754. Sa pamamagitan ng IRR, natatamasa na ng mga PWD ang 20% discount at exception sa value-added tax na bilang mga produkto at serbisyo. Noong kalangitaan ng 2016, pinirmahan ng Pangulong Duterte ang IRR ng Republic Act 10868. Noong simula ng taong 2017, nakatanggap na ang maraming seminars ng 100,000 piso ng sentibo bilang pagkilala sa kanilang ginampanang tungkumi ng pagkakagulong sa kagalingan ng lipunan. Naglabas din ng kagawaran ng supplemental guidelines hindi sa implementasyon ng batas. Na ibigay ang tulong sa mga sundalong namatay at nasugatan sa nakikipaglaban, ang DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno ay bumuo ng Comprehensive Social Benefits Program para sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Batang or Juvenile Casualties at nanamamalang maasa sa kanila. Bilang pagbibigay-ugay sa kabaliktaran ng ating mga overseas Filipinos, nagsagawa ang kagawaran ng humanitarian mission na nagdalay pabalitin sa bansa ang mga stranded at overstaying ng overseas Filipinos na nasa krisis sa Kingdom of Saudi Arabia. Patuloy ang pagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation o AIDS sa ating mga kababayan para sa tulong sa edukasyon, medikal, transportasyon, pampanilig, pagkain at iba pa. Upang tiyakin na mayroong sapat na pagkain ng ating mga kababayan at bilang tugon sa direktiba ng Pangulo, simula noong Enero 2017, ay nakatanggap na ng 6,000 piso kada buwan ang mga pamilyang aktibo sa Pagpawid Pamilya Program. Upang masiguro na natutugunan ng iba't ibang isyong nakakaapekto sa paghahalin ng servisyo, nagsagawa ang kagawaran ng mga on-the-spot validation. Ipangunong Duterte na mayroong 1 bilyon na
sumpon mo. Alam na kagawaran
na marami na tayong magawa. Ngunit ang hinahiling tayo na marami pa tayong dapat gawin at magagawa pa para sa ating mga pinaglilingkuran. Sa ating dapat pagkaisahan pagunan tungo sa pagkataguyan ng pangalan ng ating mga kababayan. Mag-ibaka tayo para sa patas na pagdamos ng unidad. Tumibig tayo para labanan ang kaliwalaan. Magkaisa tayo sa pagsulong sa karapatan at privilegyo ng mga mahihirap, vulnerable at saga sa oportunidad. Magtrabaho tayo ng tapat. At higit sa lahat, magserbisyo tayo ng may malasakit. Ang panawagan sa pagtutulungan ay para matupad itong mga kagulangan. Itiyak din ang DSWD na makisasagawain ko sa pinakamaayos at mabilis na paraan ang mga naging kagulangan nito sa lumipas na taon at sisikapin pa ang mahigitan ang mga nagawa. Ang lahat na ito para sa mga mahihirap, para sa sambayan ng Pilipino. Thank you. So sa budget utilization, talagang yung natutunan ko may pera kapahalaan para sa mahirap. Pero may mga constraints tayo, both administrative, both in relationship with other agencies para ma-maximize ang paggamit nito. So yung mahalaga namin tinututukan ngayon na paano pa mapabilis ang pagbigay serbisyo sa mamamayan habang tinitiyak na walang katiwalian at walang violation sa mga COA rules. Yun po yung mabigat na challenge. Lalo na sa kalagayan at sa nakaraang taon, the North Central good people, very good people in the department because of the ombudsman findings and decisions. So yun ang isang naging constraint natin. Ang iba pa yung relationship sa mga touch agencies, ang pag-aayos ng ating mga centers, no? Mga institutions natin, lalo na dito sa MCR. Habang maayos ang mga centers natin para sa mga bata, sa mga baby, sa matatanda, sa mga region sa labas ng MCR. Ang MCR natin ay sobrang congested. At sobrang wala na kailangan na ng pag-aayos. Sa pagsimula ng ating dalawang taon sa DSWD, ipagpapatuloy natin ang paglilingkod ng may malasakit at pagsisikapang abutin ang mga tinatakdang targets. Dahil ang mga targets na ito, ang konkretong ambag ng DSWD sa tungkulin bigyang tulong at paglilingkuran ng isang bayanan. Angad natin ang isang malakas at nagkakaisang DSWD, magtulungan tayo sa paglilingkod sa mahihirap, sa nangangailangan at sa bayan. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.